Balik po tayo sa mga balita. Hinarap na ho ni Senate President Vicente Sotto III ang kanyang trabaho dyan ho sa mataas sa kapuluhan ng Kongreso. Matapos mag-concede o tanggapin ang kanya pong pagkatalo sa halalan, si Sotto ay tumakbo ho sa pagka-pangalawang pangulo sa katatapos lamang pong halalan. Si Mian Corvera sa detalye. Matapos mag-concede, balik trabaho na si Senate President Vicente Sotto. Tinanggap ni Sotto ang unang ballot box ng election return at certificate of canvass mula sa Balabon. Gagamitin ito para sa pagbibilang ng mga boto para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ng bansa. Ang Kamara at Senado ay nakatakdang magdaos ng joint session bilang National Board of Canvassers batay sa itinatakda ng saligang batas. Sila ang opisyal na magbibilang ng boto at magdedeklara ng mga nanalo sa pagkapangulo at pangalawang pangulo sa katatapos na halalan. The returns of every election for President and Vice President duly certified by the Board of Canvassers of each city or province shall be transmitted to the Congress directed to the President of the Senate. Ayon kay Sotto, plano nilang simulan ang pagbibilang sa May 24, alas 10 ng umaga kung saan 7 senador ang kakatawan sa NBOC. Ito'y sina Senate Minority Leader Franklin Drilon, Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senators Francis Tolentino, Pia Cayetano, Grace Poe at Senator Aimee Marcos. Magiging alternate sina Senator Sonny Angara at Ralph Recto. Dahil may mga kandidato na ang nag-concede at computerized ang resulta, maaarian niyang mapabilis ang canvassing na sa kanilang tansya tatagal lamang ng 3 hanggang 5 araw. Kung mabilis na matatapos ang pagbibilang sa mga boto, sinabi ni Sotto na magkakaroon pa sila ng panahon para talakayin naman ang mahalagang panukalang batas bago ang kanilang Senate adjournment sa Hunyo. Mian Corvera para sa Matanang Agila, matatag, matapang, matapat.